So, good day everyone. Ang pag-uusapan po natin ngayon is implicit differentiation. So, ano po ba ang implicit differentiation? So, ito po yung pagkuha ng derivative with two or more variables. So, previously, na-discuss po natin no, is yung partial derivative, which is somewhat related siya dito, no? Kasi magpapakita po ako sa inyo ng dalawang method ng solving ng implicit differentiation. Una is yung ating traditional method na ginagawa. And magpapakita rin po ako sa inyo ng applicable na shortcuts no, using partial derivative. So, para po mas maintindihan, let's start with example. So, for our first example, we have x cubed plus y cubed is equal to 8. So, ngayon po is kunin lang natin yung derivative niya. So, i-derive po natin, i-differentiate po natin itong given natin. So, ang derivative po ng x cubed natin applying power rule is 3x squared plus derivative ng 3y natin ay 3y squared. Pero ngayon po is pwede natin siyang i-express as y prime or dy over dt. Nasa sa inyo na po yun no, kung ano yung gusto nyong gamitin. So for this example, gamitin natin is y prime. Then derivative of a constant is 0. So for implicit differentiation, no, first natin makuha dito is yung y prime natin. So paano po yung gagawin natin? Isolate lang po natin doon sa lahat ng may variable na y prime dito sa isang side ng equation natin. And yung sa kabilang side naman is yung walang y prime. So we have 3y squared y prime is equal to negative 3x squared. Then divide both sides by 3y squared. So 3y squared divided by 3y squared. So cancel po si 3y squared. Dito is cancel yung 3 natin. Therefore, magiging sagot po natin is y prime is equal to negative x squared over y squared. Ngayon po, no, ito yung traditional way or yung standard way natin no, ng pagkuha ng implicit differentiation. Ngayon, paano naman po yung shortcut natin? Ito po no, yung shortcut na pwede natin gamitin. Paki-take note po. So, pwede po natin gawin dito is kuhanin natin, ang pinaka-shortcut po natin is yung implicit differentiation natin is makukuha natin siya using yung partial derivative ng x natin divided by the partial derivative of y and lagyan lang po natin siya ng ito is yung negative ng partial derivative of x natin divided by partial derivative with respect to y is equal to y prime. So apply po natin siya dito sa una. Kunin natin yung partial derivative po natin no, with respect to x and y. So we have partial derivative nung function natin with respect to x. So pag sinabi natin partial derivative, we treat yung other variable natin as constant. Wherein dito, treat natin as constant no, pag with respect to x, lahat ng variable natin other than x is constant. So derivative po nung x cubed natin is 3x squared, derivative ng y cubed is 0. Then derivative ng 8 ay 0. Next naman, kunin natin yung partial derivative nung function natin with respect naman kay y. Kapag with respect to y, lahat naman ng x or other variable natin is treat natin as constant. So derivative of x cubed is 0. And derivative of y cubed is 3y squared. Derivative of 8 is 0. Ngayon, apply po natin yung shortcut natin. So,
So again, yung shortcut natin is y prime is pag-divide lang po natin itong dalawa na to. Y prime is equals to negative partial derivative with respect to x divided by partial derivative with respect to y. So y prime is equals to negative 3x squared divided by 3y squared. Cancel natin si 3. Cancel natin si 3. Therefore, ang matitirang sagot po natin ay y prime is equal to negative x squared over y squared. So, ayan po no yung isang way na pwede natin ma-solve si implicit differentiation. Apply ulit natin siya sa next example natin. For our next example, we have x squared plus 2xy plus y squared is equal to 5. Then, differentiate natin implicitly. So, we have 2x plus 2y plus ngayon po, no, ito. Itong 2xy natin, isa-applyan natin to ng product rule natin. So, yung una po natin dito is yung 2y natin. Then we have x, then derivative ng y natin ay y prime or dy over dt. Then derivative of y squared is 2y, y prime is equal to 0. Ngayon po, no, nakikita natin lahat ng term natin ay merong 2. Therefore, pwede na natin siyang i-cancel dito, no? Para hindi na po nakakalito. So, rewrite lang natin yung natira doon sa function natin. We have x plus y plus x xy prime plus yy prime is equal to 0. Then, kagaya po na sa first example natin, isolate lang po natin lahat ng may y prime sa isang side. Then, ilipat natin sa kabilang side na equation natin yung walang y prime. So, mangyayari po, meron tayo dito xy prime plus yy prime is equal to negative x minus y. Then, labas po natin yung y prime natin dito sa left hand side ng equation. So, y prime is equal to x plus y. Then, dito po, no, makikita nyo sa right hand side, pwede natin ilabas yung negative sign natin. So, matitira po sa loob ng parenthesis natin is x plus y. Then, divide both sides by x plus y. So, mangyayari po is cancel out. Ang matitira sa atin is yung y prime natin. Y prime is equal to negative 1. Then, papakita po sa inyo no, na applicable yung shortcut natin for implicit differentiation regardless kung ano yung case natin. So, apply po natin siya. So, kunin muna natin yung partial derivative ng function natin with respect to x. So, ang derivative po niya is 2x plus 2y. Ngayon po, no, pwede nyong balikan yung product rule ninyo kung paano po siya naging 2x plus 2y. Then, derive po natin ngayon with respect naman kay y. So, partial derivative of the function with respect to y is equal to, so again, pag with respect to y, lahat po na x variable natin is iti-treat natin na constant. So, derivative of x squared is 0. Then, derivative po ng 2xy natin is derivative po ng 2x nitong middle term natin, yung 2xy natin ay 2x. Kasi di ba kapag diderive natin yung y, power rule, magiging 1 na lang siya. Then, plus derivative of y squared is 2y. Ngayon po, apply natin yung shortcut natin.
na partial derivative of x divided by partial derivative of y, ito pa yung negative na is equal to y prime. Therefore, y prime is equal to 2x plus 2y divided by 2x plus 2y. Multiply lang natin yan ng negative. Ito po ay cancel. So, therefore, we have y prime is equal to negative 1. Then, proceed po tayo no, sa last example natin for implicit differentiation. So, we have, apply naman natin siya sa trigo function. So, we have tan xy is equal to 7. Ngayon, apply po natin siya sa derivative of a trigo function. Alam naman natin na ang derivative ng tangent x, tangent u natin ay tan u, I mean second squared u du. So derive lang po na differentiate lang muna natin no yung outer function natin. So we have second squared xy, then ano po yung derivative na multiply natin siya sa chain rule no dun po sa derivative nung inner term natin, which is xy. So ito po ay product rule, udv plus vdu. So derivative na xy natin no, una is udv, ito po ay multiply natin sa y plus x times y prime. So paano po naging ganito yung derivative natin? So we have x and y, ito yung u and v natin. Alam natin ang derivative natin is udv plus vdu. So yung u natin ay x. So we have x times derivative of y ay y prime plus yung v natin ay y, then derivative ng x natin ay 1. Kaya po naging ganyan yung sa formula natin. So let me erase lang po. Then derivative of our constant is 0. Ngayon po gagawin natin, distribute natin yung secant squared xy dito sa, multiply lang po natin siya. So we have y secant squared xy plus xy prime secant squared xy is equals to 0. Then again, no, isolate lang po natin dito sa isang side ng equation natin lahat ng may x. Then, I mean lahat ng merong y prime, and doon naman po sa kabilang side yung wala. So, we have xy prime secant squared xy is equal to negative y secant squared xy. So, divide both sides by x secant squared xy. So cancel out po yung secant squared xy natin dito. Then cancel out yung x secant squared naman natin dito sa isang side, sa left hand side ng equation natin. Matitira ay y prime is equals to negative y over x. Then check po natin, no, apply natin yung shortcut. So sabi po ng shortcut natin, di ba, is kunin natin yung partial derivative nung function natin with respect to x, then divide natin siya sa partial derivative with respect to y. So, kapag with respect to x po, again, apply natin yung ating chain rule.
So, secant squared xy. Then, ano po yung derivative ng xy natin? Kapag with respect to x, treat natin as constant si y. Applying product rule, no, is ito lang po yung ating partial derivative. Then, kunin naman natin, no, yung partial derivative naman with respect kay y. So, derivative po ng tangent is secant squared xy. Multiply natin doon sa derivative ng inner term natin, which is xy, wherein dito naman, i-treat natin na constant si x. Ang matitira po sa atin dito is x. Then, alam natin na ang partial y prime natin is equal to the negative of partial derivative of x divided by the partial derivative of y. So, we have y prime is equal to negative secant squared xy times y divided by x secant squared xy. So, cancel out yung ating secant squared xy. Matitira po sa atin y prime is equal to negative yx. And then po nag-end, no, yung discussion natin with implicit differentiation.